Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Jamilyn C. Delfino ng 4 Writers. Ikukwento ko po ang aking isinulat na maikling kwento na may pamagat na ang kuneho na sumisigaw ng lobo. Noong unang panahon, may isang kuneho na nakatira sa isang dayon. Ang pangalan niya ay Axel. Isang araw, binigyan siya ng gagawin ng kanyang kapatid na si Alex. Babantayan ni Axel ang isang kawan ng mga sisiyo. Si Alex ay tumutulong sa bagaani ng karot sa burol. Bago umalis si Alex, sinabihan niya si Axel na may lobo sa paligid. Kaya sabi niya, sumigaw siya ng mga lakas ng lobo. Kapag nakita niya ito, bababa sa burol si na Alex para tulungan siya. Nagpasalamat si Alex kay Axel dahil pumayag ito na alagaan ang mga sisiyo. Nagpunta na sa burol si Alex kasama ng ibang mga kuneho. Makalipas ang ilang sandali, may naisip si Axel na magandang idea. Naisipan niya na biruin ang kasama niya mga niyang kuneho. Habang abala ang mga kuneho sa bagaani ng karot, may narinig sila na sumisigaw ng malakas ng lobo. Dali-daling bumaba sa burol sina Alex para tulungan si Axel. Pero pagdating doon, wala namang lobo. Nakita nila na tumatawa si Axel. Sinabi niya sa mga kasama niya na nagbibiro lang siya. Sinabihan ni Alex si Axel na hindi nakakatawa yung ginagawa niya. Naistorbo niya lahat ang mga kuneho sa bagaani. Bumalik ang mga kuneho sa burol para ipagpatuloy ang mga kanilang ginagawa. Pagkatapos ng isang oras, may narinig na naman ang mga kuneho na sumisigaw ng malakas ng lobo. Kagaya noong una, bumaba ulit ang mga kuneho para maligtas ang mga sisiyo. Pagdating doon, nakita nila ulit si Axel na tawa ng tawa. Alam nila na nagbibiro na naman siya. Naiinis ang mga kuneho na bumalik sa burol. Pagkalipas ng ilang sandali, may nakita si Axel na umaaligid ng dalawang lobo sa paligid. Pagkakita niya sa mga ito, bigla siyang sumisigaw na malakas ng lobo. Lobo, lobo, sigaw niya. Halos maubusan na siya ng boses. Sa kasisigaw, narinig ng mga kuneho ang sigaw ni Axel, pero binaliwala nila ito kasi alam nila na nagbibiro na naman si Axel. Pinagpatuloy nila ang pag-aari ng karot. Humihingal si Axel na dumating sa burol kung saan nag-aari si na Alex. Binalita niya na ang mga sisiyo ay kinain ng mga lobo. Humingi siya ng paumanhin sa lahat ng kuneho dahil sa kanyang ginawa. Nagsisisi siya sa kanyang ginawang pagbibiro. Simula noon na hindi na ulit nagbiro si Axel, natuto na siya ng leksyon na hindi dapat gawing biro ang mga bagay na pwedeng makasakit sa iba at magdadala sa iba pang panganib, gaya ng nangyari sa mga sisiyo. Pinakita ni Axel sa mga kasama niyang kuneho na bago na siya at dahil doon nakita naman ng mga kuneho ang pagsisisi ni Axel. Bumalik sa dati ang kanilang magandang samahan at sila ay masayang naglaro sa burol. Ito po ang aking maikling kwento. Sana po nagustuhan niyo. Salamat sa inyong matiyagang pagkikinig.